channel. Today po mga ka-business, pupunta tayo sa Santa Rosa, Laguna para i-deliver tong isang unit ng 20U Senior. Okay? Yung double purpose siya. Pwedeng straight tsaka six-stack. So ito yung unit natin. At i-demo natin mga ka-business kung paano gamitin itong Singer 20U Sewing Machine. Okay? So kita tayo mamaya. Si ma'am. Mayroon tayong vlog si ma'am. Sa ano. Marating na kami. Opo. Oh, baba nyo na. Kumusta rito ma'am? Okay naman po. During EQ. Okay, okay naman dito kasi hindi masyado masasawa yung tao dito. Ah, okay. Saan po yung paglalagyan ma'am? Pwede masilip ma'am? Tingnan natin. Kung ano. Hindi naman siya live ma'am, recorded lang. I-edit pa natin. Itatahi kayo ng PPE? Face mask. May saging pa oh. Ah, dito. Maluwag naman pala. Hello sir. Dito. Ah, okay. Wait lang, Toto ha. Bawag mo ng plane. May kumapasok na ano. Pasok. Hello. Gan lang naman, di ba? Okay, madali. Ano? Ilaw. 350 po yan, ma'am. Kung baka gusto mo. Tapos ito, free na ito. Magnetic light po. Tapos ito, free na rin. Isang po pirasong karayong yan. Ano? Ito po, free na rin. Free na po, pagkano mo pinili kayo. So, bali ang additional lang, ma'am, ito. May sinulit po kayo, ma'am? So yung mga ka-business, ano, ito yung Singer na 20U, yung double purpose. Kasi may straight sosya at saka zigzag. So yan, oh, meron siyang straight at saka zigzag yung tahi niya. So ipapakita natin paano i-operate. Okay. So syempre, una mo naman sa kapatay ng. So yung mga ka-business, parang high speed din siya. Kasi heavy duty din siya. Industrial din. Ang advantage lang nito, pwede siyang zigzag. Bukod sa meron kang straight, pwede ring zigzag. So yung pagkabit ng sinulid, parang high speed lang din po. Ito, dinugtong na lang natin para hindi tayo masyado mahirapan. Tapos ito, i-release mo lang yan para malambot siya, hilahin. Dahan-dahan lang para huwag magputol. Okay? So, ganun din. Yan, thread guide niya. Pag ganun, lalagay din dito. Okay lang ma'am, kahit na isang butas lang yan. Tapos sa to, ulitin natin para ano. Para may ano kayo. So ayan, pagkagaling dito, yan, ikakawit mo muna siya dyan. Tapos ito, ikiklip mo siya rito. Ayan mga ka-business. Wala na sa loob. Tapos si ano may spring na yan, maliit. Parang kukunin mo siya pag ganun. Okay? Tapos dito kawit. Tapos kawit ulit dito. Punta na siya sa take up to tahas. Okay. So kung paano sineset yung high speed, yung pagkabit ng sinulid, ganun din po ito mga ka-business, ano? So yan, meron siya rito yung sing-sing kung tawagin, naka-thread guide niya bago dun sa karayom. Huwag natin itong lalampasan. Ngayon po, yung pagkabit naman ng pagsulot ng sinulid, mga ka-business, paayon po siya, padiretsyong ganon. Yan. Okay? Okay, tamo. Mahusay pa rin talaga ako pagdating sa pagsusulot. Kasi ang high speed pag ganon eh. Pag ganon ang sulot. So, ito naman, pag ganyan. Paayon siya.
Tapos pakita ko lang po ang sample nung karayom niya. Pag halimbawa naputulang kayo ng karayom, magpapalit kayo. Ang position nung karayom po, ito nakikita nyo itong uka niya. May tapya siyang bahagya doon sa ibabaw ng pinakabutas ng karayom. Bali yan po yung nakapatalikod siya, pag ganun, doon o. So ito yung baga niya ng position. Okay, close up mga boss. Okay, so yan. Tapos pagka nagpalit kayo ng karayom, ito luluwagan mo lang itong tornilyo na to. Then mabubunot nyo na yan. Yan. So ganun ano, ayan yung uka niya sa bahagya, yung tapyas na pag ganun, nakatalikod yan. So ang nakaharap sa itong parang buhit lang na straight. So pagkabit, pag ganyan, tapos checkin mo lang na nakasagad, okay? Mas maganda meron kayong long nose para talagang check na nakasagad siya sa taas. O, si mama may long nose, oh. Ayan. Ayan po. Ayan. Sagad mo talaga siya sa taas. Okay. Tapos, checkin mo na naka-align. Business. Ayan. Checkin mo na nakasentro talaga siya. Ibig sabihin yung butas niya, diretsyong pag ganun. So, ayan. Okay na. Tapos, yung sa ilalim po niyan mga ka-business, ito na re-release naman ito. Push mo lang pataas, tapos slide mo. Ayan, okay. Tapos, andito yung bobbin case niya sa ilalim. Ano? Tanggalin natin para makita nyo po. Ito, ayan. Ayan mga ka-business. So, yung bobbin case niya, ito siya. Kasing sukat lang siya ng bobbin case ng high speed mga ka-business. Pero ang pinagkaiba niya, dahil nga, pwede mo siyang iset na zigzag. Mapapansin nyo rito, malaki yung uka niya. Kasi once na ginamit mo na siyang pang zigzag, yung karayom niya gumaganon. Unlike dun sa high speed na straight lang talaga siya. So parang wala ito, yung uka na to. Okay, tsaka itong parang maliit na spring. Okay. So pagkabit niya, ganon din. Parang high speed lang din. Yan, lagay mo yung bobbin winder sa bobbin case. Tapos hanapin mo yung pinakagatla. Ayan. Ilagay mo dyan yung sinulid mo. Ayan. Okay. Tapos iikot mo lang siya rito. Ayan. Iikot lang siya dyan sa parang alambre na maliit. Okay. Tapos ang pagkabit po niya mga ka-business, pag ganun din. Ang high speed kasi pag ganyan eh. Di ba? So ito pag ganun din. Ayan. Kakabit natin. Ayan. Ah. Oh, checkin mo lang na may tick. Yung talagang sagad. Di mo mabuti. Para hindi siya matanggal. Kasi pag natanggal, maaaring maputol yung karayom. So, kunin na natin yung sinulit sa ilalim. Ito, ikutin natin to. Parang high speed lang din. Yan. Pagka nakuha na natin, pailalim natin doon sa pressure foot. Sara natin to. Yan. Yan. Okay. Tapos, testing natin. Tela natin. Yan. Pag-angat ng pressure foot, mga ka-business, yung pag-angat ng pressure foot, yun, dito rin, ganun din ano, parang high speed lang din. Okay, yan. Pero meron din yan dito, meron din siya rito, kasi yung iba hindi pa sanay rito, meron din siyang tinatawag na hand lifter. Pareso naman ang function yun. Ngayon, on natin, mga at least 5 seconds, kasi bumibili yung motor natin, pasukin muna natin yung kuryente. Pagka nakapasok na, ibig sabihin at least mga 5 seconds, nakabuelo na siya. Kamayin mo muna. Ayan. Para makita mo kung okay. Pagka okay naman, ay mang apakan dahan-dahan. Ayan. Ayan. So, ito, nakaset siya ng high speed, mga ka-business, ano? So, ganun din yung tension niya. Pagkalimbawang parang maluwag yung ibabaw, ibig sabihin, sobrang higpit to, luluwagan mo lang bahagya, tapos testing. Ayan. Tapos yung ilalim, check mo rin. Pagka sa ilalim naman yung parang maluwag, ibig sabihin, maluwag to, higpitan mo to, vice versa. Tapos, so ito mga ka-business, papansin nyo, nakaset siya ng high speed. So, yan o. Yung tahi niya, pang high speed din. Walang pinagkaiba, no? Magtatahi ka ng straight. Tapos yung reverse niya, mga ka-business, ito. Ayan, pag kinibit mo, sagad mo lang, magre-reverse yan. Usually yung reverse, ginagamit yan pan-lock.
para maglalak siya. Ayan, oh. Para hindi siya matastas kaagad. Okay? So, ngayon, papakita naman natin pagka-sigsag. Okay? So, pagka mag-set kayo ng sigsag, mga ka-business, kailangan make sure lang po na yung karayom nakaangat. Okay? So, dito yun. Ito, luluwagan mo itong dalawang to. Ayan. Tapos, ito yung sa sigsag niya. Ayan, mapapansin nyo, gagalaw yung karayom pagka ginalaw mo ito. Ayan. Ibig sabihin, ito yung ikaw ang magdidesisyon kung gaano kalaking sigsag ang gusto mo. No? Ba, mga ganyan lang. Ayan. Try natin. Ganyan lang siya. Tapos, sipitan mo ito. Ganun din. Para mag-lock. So, hindi na yan babalik. Ang magiging tahi niya, sigsag na. So, ayan. Mga kabis nito. So, simpleng-simple lang. Ayan, sigsag na siya mga ka-business. Ang galing, di ba? Ayan. So, sa isang makina lang, meron kang dalawang option kung anong gusto mo, sigsag or straight. Tapos, pagdating naman po mga ka-business sa ano, kasi meron ang gusto yung sigsag masinsin. Dito na po yon. Ito ang tawag dito, stitch dial. Okay, so naka number 2 siya kasi ito yung pinaka marker niya. Yan, naka number 2. Medyo lagay mo pa ng number 1. Subukan natin. Yan. So yung pino. Pino na yung sigsag niya. Yan. Pwede pang ano, nasa inyo po yung kung gusto nyo mas pino pa. Pwede naman. Yan. Yung iba, pwede kang gumawa ng lettering ang pangalan mo. Bawal letter. Anong letter na ba yan? Letter R. So yan. Kumbaga, explore nyo na lang mga ka-business. Tapos itong sigsag na to, pwede nyo pang palakihin yan. Pwede nyo pang isagad yung laki. So taas mo ulit yung karayom. Tapos luwagan mo to, dalawang pinakalak niya, tapos bawa yan, ganyan siya kalaki. Tapos higpitan mo to. Yan. So, mas malapad na sigsag mga ka-business. Ngayon, pagka ganyan naka ano yung sigsag mo mga ka-business, diba, ganyan naka pino, advice namin sa inyo, gamit kayo ng pilon. Para yung hindi kukulubot yung tela. Ayun, may suporta siya. So ayan oh. Ngayon, gusto mo namang ganyang kalapad na sigsag pero malalaki yung hakbang, syempre dito ka pupunta sa stitch dial. Ayan. Malalaki siya. Ayan. Ito pwede niyo pong kahit na medyo makapal, halimbawa, ayan, dobgayin pa natin 'to. Ito kasi dalawa na ito. Dagdagan pa natin ang dalawa. Okay pa rin siya. Wala siyang problema. Ano po? Kahit maong, kaya naman. Basta huwag lang yung may buko. Diba yung merong mga ganon sa laylayan ng pantalon. Yung ano. Pagdating doon, kamayin mo na lang. Para mas safe. Kahit sa tailoring kasi ganon naman. Nalalayan nila yung makina pagdating sa buko. Kasi kumbaga parang sa sakyan niya nilubak, lalay ko muna. So, ayun mga ka-business. Ito yung paninggis, like chiffon, stretch na, IT ba yung mga ganun, kaya naman? Opo, basta may pilon. Maglalagay kayo ng pilon. Tapos pag natahi mo na, di ba inaalis lang yung pilon sa likod? Pero kaya niya. Yes po, opo. Walang problema. Halimbawa, ito manipis lang yung tawag mo. Diba? Manipis lang. Okay lang yan ma'am, pag na-stretch. Basta may pilon, lagyan mo lang ng pilon. Ayan o. Natatahi niya, kaya lang napapansin mo, parang, di ba, yung tela. Oo. Pero kung may pilon yan, walang magiging problema. Oo. Madali lang naman, ano yung pilon? Inatak-tak lang. So, ayan mga ka-business ha. Itong makina na ito, madalas ginagamit po sa, tawag nito, paggawa ng tame cloth. Yung sa sports yan, ginagamit nila yung sa sports wear. Paglagay ng mga, di ba, may mga ginugupit silang lettering at saka numbering.
tapos ipinakabit sa jersey. Ito yung ginagamit nilang machine. Ayan. Para pagpihit nila doon sa mga kanto-kanto. Oo. So, ngayon pag ibabalik natin ang straight, so i-release mo lang to. Ayan. Kahit na huwag nang higpitan to, pero mas maganda kung higpitan mo lang bahagya. Tapos ito alalay lang sa paghigpit po ah. Kasi baka malos thread yung loob. So, once na pinilit mong ganon, tapos inipitan mo siya, ibig sabihin, hindi na siya bumalik, okay na yon. Ngayon, ibalik natin sa straight. Huwag yung, yung iba gagamitan ng slice, masisira po. Oh, ma'am, try mo. Wow! Yes. Ayaw mo, ma'am. Ayaw, ma'am. Medyo malayo pala. Angat, ma'am, sa likod. Parang ganun din yung reverse din yun, di ba? Ang bilis! Tapos itong sinulit natin, huwag lang ano na ulit. Ano mo yung malaya? Sabi-sabi ko. Hindi ba ilapit yung kamay ko in case? Kasi hindi man. Oo, pwede naman. Hindi ba delikado? Basta hanggang dito lang. Kalma lang. Tapos itong guide mo, pwede yung gamitin ko. Hindi mo eto mga ka-business yung guy. Ikaw, ang ganda lang yung... Ay, ang ganda. Yung ganda. Ah. Mag-adjust. Para... Igas yan. Huwag tanggalin. Ayaw mo. Ang hapit yan. Oh, paano? Tuloy na kami. Thank you po. Thank you. Tuloy na kami. Na tayo. Ayos.